Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So guys, friends, Rowan's countrymen, lend me your ears, because for today's video, we're gonna be talking about the do's and don'ts on how to whiten your underarms or paano pumuti ang iyong kilikili. So if you wanna know how, please keep on watching. So, unahin mo natin yung mga don'ts. Ano-ano nga ba yung mga don'ts na yan? So, unang-una sa lahat, guys, don't shave. Next is, don't wear tight clothes. And then, of course, don't use strong deodorant. Then, ano-ano nga ba yung mga do's natin? Siyempre, yung kabaliktaran naman ng mga don'ts natin, diba? So, ayun guys, instead na mag-shave ka, much better mag-wax ka na lang or mag-palaser ka if may budget ka. Kasi kung mag-shave ka or mag-pluck ka na lang or mag-chachani ka ng buhok mo dyan, eh mas magkakause yun ng pangitim sa kilikili natin. Dahil gagawa siya ng friction, kasi once na shave mo yun, magagasgas yung skin ng kilikili natin. So, ang tendency is, iitim siya. Pag naman nagpa-pluck tayo or nagbubunot tayo ng buhok sa kilikili, magkakaroon naman siya ng mga small bumps or yung tinatawag natin na chicken skin. Then, pagdating naman sa mga damit, guys, hanggat maaari, ang suotin natin is yung comfortable tayo, yung hindi masyadong naiipit yung kilikili natin sa sobrang sikip ng damit natin. Syempre, parang pag pinawisan ka, diba, magkakaroon siya ng magmamoist siya. So, dun din siya mangingitim gawa nun at magagasgas din yung skin mo. Same din siya ng singit. Diba, kapag ganun susuot ka ng mga tight jeans or tight na shorts, nagkakaroon din siya ng friction, so nagagasgas din siya at hindi na nagkakause ng pangingitim ng singit. Kailangan din kasi nilang makahinga, guys. Alam mo yun, kailangan din nila ng fresh air. Ay, diba? Then, kung ikaw yung tao na gumagamit ng mga matatapang na deodorant, alam nyo na yun kung ano. Huwag na tayong mag-example dito. So, yung mga matatapang na deodorant na yun, syempre, may mga matatapang na chemicals din siya na hindi maganda sa balat natin. So, kahit ano namang products yan, basta mataas yung chemicals niya or mas harmful yung chemicals niya, diba? Hindi maganda sa atin. Much better, ang gamitin na lang natin is yung mga natural lang, kagaya ng tawas instead of yung mga ibang deodorants dyan. Gumapit na lang tayo ng tawas para mas natural lang and wala masyadong effect sa balat natin. Kagaya ko, guys, share ko lang sa inyo yung ginagamit ko before. So, dati, ang ginagamit ko din yan is yung mga matatapang na deodorant kasi hindi ko pa nun alam yung mga tawas-tawas na ganyan. Kung ano lang yung nakikita ko sa mga commercial, yun lang yung binibili ko. So, sa sobrang tapang niya, guys, grabe, umitim talaga yung kilikili ko. Then, dati, ang ginagawa ko din is nag-shave ako, nagpa-pluck ako, nag-chachani, ganun. Tapos, lumala yung chicken skin ng kilikili ko. So, simula nun, sobrang insecure ko na talaga sa kilikili ko, guys. Then, one time, may nalaman ako ng isang product, which is yung Gori or kung ano pa man yun. Tinry ko siya for like how many months din yun? Mga 3 to 5 months ata, ganun. So, yun nung tinry ko siya, grabe, sobrang pumuli talaga yung kilikili ko. Sobrang ganda ng effect niya, guys. So, ito yung picture ko nun. Tingnan na naman yan. Kung gaano kaputi ang kilikili ko nun, bish. Tapos, yun nga, nung natry ko na siya nang for how many months, nung in-stop ko siya, guys, nakita ko, bumalik sa dating kulay yung kilikili ko. So, hindi na na-maintain yung kaputian niya. So, after nun, tinigil ko na talaga siya, hindi na ako gumamit ng Gori. Maganda naman yung effect niya, nakakaputi talaga siya, pero once na tinigil mo nga, titigil din yung effect niya sa skin mo or sa kilikili mo. So, after nun, ang ginawa ko na lang is para ma-maintain yung kulay ng kilikili ko, humanap na lang ako ngayon ng mga tawas or something na natural lang hanggang sa makita ko ang product na to. Tara! So, ito guys, ito talaga ang nakapagpa-maintain or nakapagpaputi ng kilikili ko. Ayan. Milku deodorant foot and underarm and foot powder. So, ayan guys. So, itong deodorant na to guys, nakikita nyo naman, diba, powder siya. So, mas comfortable siya sa skin natin. Kapag nilagay mo siya, powder lang talaga siya. Sobrang gaan lang sa feeling. Tapos yun, nakita ko talaga na,
ayun, na-maintain niya naman yung kulay ng skin ko, wala namang bad effects, and at the same time, comfortable pa siya. Yun guys, so I recommend this Milk Deodorant. Underarm and kung hindi naman kayo hiyang sa powder, or kung ano naman yung Milk na powder, meron din naman Milk na roll-on. Ayan, kung masanay kayo sa roll-on guys, pwede nyo din itong i-try. Same lang naman sila ng effect, pero ito talaga yung ginagamit ko. Milk powder guys ha, ayan na, 2-in-1. So ito na nga, ang naging epekto ng pagwa-wax and ng paggamit ko ng Milk na deodorant. Tada! Ayan, nakita nyo naman. Hindi naman gano'ng ka-perfect ang kilikili ko, pero masanay din talagang confident ka na itaas yung ganyan, diba? Ayan, meron din sa mga konting small bumps, pero magagawa naman ng paraan yung mga small bumps na yan, diba? So, speaking of chicken skin guys, or yung mga small bumps, I use this Jeju Aloe Soothing Gel. So, mga days ko palang ginagamit to guys, kasi sabi nila ito daw talaga yung nakakapagpawala or nakakapagpalesa ng mga chicken skin or small bumps natin. So, pwede nyo rin itong i-try. Parang ganda nito guys, pwede nyo rin siyang gamitin as moisturizer sa face nyo, nakakapagpakinis din siya, nakakapagpaglow, nakakapagpatanggal ng mga sumpa sa mukha or kung saan na yan. So, itutuloy ko lang na gamitin to para mawala yung mga small bumps or yung mga chicken skin sa kilikili ko. Then, I will tell you kung anong epekto niya sa akin. So, that's it for today's video guys. Sana may natutunan kayo. And kung meron man, sana i-apply nyo na siya kaagad bago pa mauli ang lahat. Yung mga sinabi ko sa inyong product guys, is sobrang effective talaga nila. I swear, sabay-sabay natin tanggalin ang sumpa. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell to keep you updated. And feel free to comment down below if you have any suggestions or recommendations on my next video. See you on my next vlog! Bye!